Ay, ito nga pala si Boyang, small engine mechanic dito sa New Zealand. So, may train niyo ako ngayon, online course. Ang kanan ng online course ko ngayon ay fire extinguisher. So, may lecture online, tapos after ang lecture, meron siyang test or quiz. So, kailangan ko mapasa kasi binayaran to ng company. Kasi, nasa 180 plus din to. Nabasa ko yung module, meron siyang 3 attempts. Kaya, sana sa first attempt, makuha ko agad. Ang problema lang ay 90% passing grade. 95 pinaka best nila. So, I hope na mapasa ko to. Yan ang taas ng passing rate. Ano pa naman? Sana ma-review ko kasi ang problema ko yung computer ko. Mahina ang sounds. Kaya, nako, nahirapan ako nito. So, yun nga pala, simulan ko na to. Talagang bago pa masimulan ng iba. So, yan. Let's go! So, yun siya. Nasa first page na ako. Kaya, trailer ka. So, dyan pa lang, sa dami ng binabasa at saka kailangan mo tandaan, tapos may mga video pa, napapakamot na agad ako sa hindi Makati dito. So, start pa lang yan. Sabi ko, ba, ang dami naman. Sa module niya, parang nasa 7 sets siya. Mga theory, definition, kung mga fire extinguisher na dapat gamitin, tapos videos ulit, tapos ganun ulit, fire extinguisher, tapos kung anong common compounded chemicals ng isang fire extinguisher at saka ng isang apoy, kailangan mong maano, kailangan mong ma-determine at saka kung ano yung klaseng type ng ano ng extinguisher ang pwede mong gamitin. Hindi porket fire extinguisher gagamitin mo kasi meron siyang sa merong metal, cooking oil, ano pa ba? Metal, cooking oil, electrical, fire, and wood, and ganun. Ganun yung mga definition or description niya ng mga apoy. Kaya, mahirap talaga. Medyo na sumasakit na ang ulo ko niyan kasi kababasa. Tapos, kaya naman, kakayanin natin ito para sa ekonomiya at nagkaroon din tayo ng panibagong lisensya at training. So, pag nakatapos ko to, kaya ko nang mag-certify ng fire extinguisher ng mga heavy equipment. Kasi ang mga heavy equipment namin, meron mga fire extinguisher. Kaya yun. So, sana mapasa ko talaga to. At medyo nananakit na ang ulo ko simula pa lamang. Wala pa ako sa kalahati niyan. Kaya, hirapan tayo to. Kaya yun. Let's go! Nahihirapan lang ako dito kasi walang sounds yung aking monitor. Mahina. Kaya yan ang problema ko. Ang masaklap pa nito ay sumasabay yung aking serviceman at saka yung water blaster sa tabi ko. Kaya nairoon akong tapal sa tenga para hindi ko sila marinig. So, ang ginawa ko lang yung video, pinapanood ko na lang kung paano i-demonstrate yung kanyang sinasabi at yung mga nilalabas sa video. Tapos sinusulat ko na lang. Kasi ang hirap talaga. Nagsasabay pa yung mga serviceman, hindi ko naman sila pwedeng patigilin para lang sa akin. Kasi wala silang gagawin. Kaya, yan. Sinusulat ko na lang yung mga dapat kong tandaan. Tapos, ang hirap talaga. Walang sounds yung video. Parang pipi. Kasi hindi ko marinig. Kasi tinapalan ko yung tenga ko. Kasi may nagawa water blaster talaga. So, yan, sinusulat ko na lang yung mga nakikita ko sa video na importante. Kaya, yun lang. Yun lang pag-asa ko para makapasa sa exam na to. Tsambahan na lang. Malakas naman ang ating tsamba. Sabi ni paring Alvin. Alvin Cuyos. Kaya, good luck sa aking pagiging tsambalero. Yan. So, ganyan lang talaga gagawin ko. Sulat-sulat na lang ng mga importanteng bagay. So, mamaya, tingnan natin kung ang mga ngamuti tayo sa exam. Hindi ko marinig yung video talaga, sinusulat ko na lang. Kainis. Yan lang. Let's go.
So, patapos na ako dyan, mag-exam na ako. After nyan, exam na to. Matapasin yung result first try. So, yan na nga, ang first try ko, 84% bagsak. So, yun eh, pass ako din, 97%. So, ang mali ko lang ay isa. So, salamat sa Diyos. Ano ko yung mga mali ko, tandaan ko. So, valid lang siya for 1 year. Kaya meron na akong lisensya ng pagse-certify ng fire extinguisher. Thank you, Lord. Hi, ayun. Natapos ko din ng aking training sa online course na to. Napakahirap kasi binayaran to ng company. Parang 100 something, 180 something ito. So, yun, nakapasa ako. Sa unang attempt ko, yung unang attempt ko ay 84%. Eh, ang passing ay 90%. Isa lang ang mali dapat. So, yun, kasi sa isang tanong ay merong 10 sagot. Kailangan perfect. Doon sila nagbe-base. So, naka 84% ako, pero mataas na yung 84% sa akin. So, failed ako sa first attempt kasi may 3 attempts lang. So, fresh pa naman. Matanda-tanda ako pa. Nalilito lang ako sa mga ibang tanong. So, anong nangyari? Napas ako. 97%. Isa lang ang mali. Pero, buti na lang pumasa kasi nakakahiya sa company kung babagsak ako kasi first time kong babagsak dito. So, yun. Nakapasa, nakachamba. So, meron na akong certificate na sa certificate ng fire extinguisher, valid for 1 year. Medyo nahirapan ako dun na at na-pressure kasi ng pangalawang atom ko na kasi pag pangatlo baka bumagsak, mahirap. So, yun. Mga palud si Boyang, small engine mechanic with sa New Zealand. May bago na naman akong lisensya, kaya yun. Shoutout kay Mama Noy, yan. Kay anak niyang Andrea, sa anak niya si Andrea na nasa Paris sila. Kay Mother Dear, kay Shobe, kay Backup Friend, kay Sinsin, kay sa jowa ko dito sa New Zealand, and sa nanay ko at sa tatay ko. Shoutout sa inyo. Week 2 na ng aking paliga sa North Auckland Basketball League. Sana supportahan nyo. At sana pa-subscribe na rin ako na ito na small engine ko. Ayan. Tsaka ng North Auckland Basketball League. At syempre sa Facebook ko, pa-follow na rin ako. Boyang Freeman. Yan. Tumapalit si Boyang. Small engine mechanic sa New Zealand. Let's go!